So hi guys, welcome again to my channel. So ang ating video for today is one tier fondant. So ang filling natin is dulce de leche at saka nilagyan ko lang ng konting frosting or kaya everwhip. Yung nagtatanong, ayan, pwedeng po ganyan ang ating maging filling at lalagyan na natin ng ganache. Basta kailangan nyo lang siyang pantayin muna. Siyempre, maglalagay tayo na ng dowel dahil mataas ang ating cake. Ang size po nito ay 7x7. So, one tier lang at nilagyan ko siya ng dowel. Ayan. Natago siya sa drum. So, ayan guys. Ganyan lang ang pag-assemble ng ating cake para sigurado kayong hindi matutumba lalo kung ito ay sobrang taas. 7 inches ay sobrang taas na. Since nga ito ay one tier fondant, ayan. Kaya ganyan ang ginawa natin at 3 na chunky layers lang ang ginawa ko. Anyway, makapal naman na magiging chocolate niyan at saka yung frosting natin. So, pwedeng-pwede na yan. Okay? So, ayan. So, simula na nating lagyan. Ang aking frosting na gagawin ay yung dark chocolate plus all-purpose cream. All-purpose cream, pag ganito mga sa 1,000 grams or 1 kilo, maglagay lang kayo ng 250 grams na all-purpose cream or isang pouch ng all-purpose cream. Sa water naman, 1 cup. Pero sa water, ang ratio natin is 6 over 1. So, kailangan i-divide nyo sa 6 ang grams ng chocolate na inyong gagawin. So, ayan, ginaganash natin. Kung ma-o-observe nyo, medyo nag-oily siya, nasobrahan siya sa init. Pero don't worry kasi magsisettle naman yan or magsiset dyan. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay ang fondant natin. So, yung technique na gagamitin natin dito ay paneling kasi nga mataas. Kasi kung suklob, medyo mahirapan tayo. Pag ang suklob, mga okay lang yan sa 4 inches, pero depende po sa fondant na gamit nyo. So, ayan, yung nilalagay ko dyan ay shortening para dumikit. Hindi na ako gumamit ng water, pero pwede pong water. Ayan, so ayan, inuna natin ang top at ngayon nga, sukatin nyo lang ang height at saka yung ganok ang kalaki din yun ang gagawin yung fondant ilalatag nyo. So, ganyan lang po ang very easy na paneling, hindi kayo mamamroblema, ayan. Gagamit lang kayo ng smoother para maging maayos ang inyong fondant at ikat nyo lang ang sobra sa taas or kaya sa baba. So, ganyan. So, very easy lang. Basta kailangan nyo lang ng smoother. So, ayan ang ano natin sa ating fondant na very easy. A princess cake ito. May crown tayong ilalagay dyan. So, ayan nga, naglagay ako ng itong diamond at mababa ang diamond. Kaya gumamit na ako ng ruler. Naging guide ko lang yun para idiretso natin yung mga diamond na shapes dyan. And then, lalagyan na lang natin yan ng mga dredges. Ayan. So, makikita nyo yung finished product natin. So, ito naman yung ginagamit ko ay yung gold dash. Ayan, gold dash? So, yung itong gold na ano natin, yun ang pangkukulay natin. Pwedeng wala na kayong ilalagay or pwede namang tunawin nyo ito sa gin or sa vodka. So, ayan guys, ganyan lang kasimple ang gagawin natin. At ayan, nakikita nyo sa phone ko, yun ang ating peg para sa ating cake design. So, ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At ipaki-like naman and then click the bell para lagi kayong notified sa mga bago nating videos. Thank you so much sa mga support and shout out sa inyong lahat. Walang comment eh. So nag-heart-heart lang. Kaya wala akong isa-shout out na latest comment. So comment lang kayo dyan sa baba para ma-shout out natin kayo. O diba? So ayan, i-brush-brush nyo lang ang mga gold or kaya tunawin nyo sa vodka or gin para mas maganda ang result. Dito, ginawa ko dyan, wala. Pero nung nilagay ko na sa cake, ay tinunaw ko na siya sa gin para mas matingkad ang ating pagiging gold. O, diba? So, ito naman yung mga bilog-bilog. So, yung crown na yan nabibili sa SJG, hindi yan fondant. So, ito yung kabuuan ng ating cake. O, diba? So, ganyan, ang bigay ko dito ay 2,500 with 24 cupcakes. Ayan. So, ito yun naman yung cupcakes. Very simple lang. Ayan. So, sanayin pala natin Cricut yun, ha? So, thank you so much for watching and see you again soon. Bye-bye!